Hello everyone and welcome again to another Eureka's YouTube channel tutorial vlog. Okay, so for today's tutorial, atin pong tatalakayin is on how to fill out BIR Form 1701. Ito po yung dinatawag na income tax return or simply known as ITR. So napapanahon po itong topic na ito kasi malapit na naman po ang deadline ng filing ng income tax, which is on or before this April 17, 2023. Okay, so dati nagkakaroon ng extension ng BIR especially nung pandemic time, but this time huwag kayong mag-expect ng magkaroon ng extension. So I don't see any reason para mag-extend si BIR ngayon, kaya dapat agahan nyo na yung pagpapile para ma-avoid nyo yung rush, and then later on mahirapan na kayong mga mag-submit online dahil nagkakaroon na ng traffic din. So as much as possible, as early as possible, file nyo na yung inyong income tax return. So okay, so ito pong aking tatalakayin na topic, which is about income tax return. Ay ito po ay yung ITR for an individual. Okay, downloadable po itong form na ito. Meron siyang PDF, Excel format, pero ang ginagamit na po ngayon is yung offline EBIR form packet sa mga non-EFPS filer. Okay, so pag EFPS filer ka, hindi itong offline EBIR form packet ang dapat mong gamitin. Otherwise, magkakaroon ka ng penalty for wrong venue. Okay, so here is the website where you can download this application program para makapag-generate ka nitong Form 1701. Dito mo na rin pipilapan. Previously, meron na po akong tutorial about on how to install and download this offline EBIR form package. So, ilalagay ko na lang po sa description below yung link na iyon or yung tutorial ko para mapanood nyo. Sa mga hindi pa nakapag-download and nakapag-install, pero sa mga meron naman na, then at least andyan na siya. Just make sure lang na yung latest version yung inyong ginagamit or yung version na yung form na gagamitin mo ay yun ay latest na rin sa kanyang version. Okay, so let us continue. Ano nga pala itong Form 1701 na to? So ito, as I've said earlier, yung 1701, it is an annual income tax return exclusively for individuals. Pero pag mga corporation, mga partnership, non-stock, non-profit organization, and others, basta non-individual, ibang form naman po yun. Ito, yun naman po yung Form 1702. So, this form is not applicable for those taxpayers mentioned earlier. Okay? So, ito po ay for individual lang na may income derived dito sa Philippines, either through business or as a professional or as an employee na may other source of income. Okay, kasi pag purely employee, hindi po 1701 ang gagamitin mo, kundi 1700 or 1700. Okay? So, bakit ang employee pwede rin gumamit ng 1701? Well, that is kung yung employee na individual na yun ay meron pa siyang other source of income outside sa pagiging employee niya. So, we consider that as a mixed income earner. Kaya, itong form na po ito yung gagamitin niya. Tapos, mayroon din isa pang form na 1701A na ginagamit din ng individual sa pagpa-file ng kanyang income tax return. So, what is the difference between 1701 and 1701A? Okay, so gagawa ko ng separate na tutorial about that. But, pareho sila na for income tax return filing and for individuals, kaya lang mayroon lang exclusive la yung 1701A sa isang particular taxpayer na kung saan ang kanyang derived income is purely as a business lang. Okay? So, let us continue. So, yan. Nasabi ko na po kanina na itong EBIR form na ito ay downloadable sa website ng BIR. And then, itong income tax return na to ay meron siyang dalawang klaseng tax rate.
meron yung graduated tax rate and undergraduate tax rate, and meron yung itemized deduction and optional deduction. Another one is yung 8% income tax rate. So, pag nag pi-fill out ka ng form ng 1701, mamimili ka kung ikaw ay under ng graduated tax rate or 8% income tax rate. So, anong pinagkaiba nito? Hindi pwedeng kung ano lang yung gusto mo sa dalawang to, kasi mong gagamitin. Kailangan tignan mo yung iyong BR Form 2303 at doon mo makikita whether ikaw ay sa subject for income tax rate na susundin mo sa pagpapalang inyong income tax return. So, okay. Ito po yan. Yan po yung inyong COR. Ganyan po yung itsura ng COR or yung BR Form 2303. So, dyan po nakalagay dyan kung ikaw ay 8% income tax rate. Kasi kung under ka ng 8% income tax rate, matatanggal itong percentage tax na ito. Okay? So, wala siyang ganyang tax type kahit ikaw ay non-VAT na taxpayer. Okay? So, yung ito naman pong 1701 income individual income tax, 1701 or 1701A. So, pareho mong pwedeng gamitin yan provided na pag 1701A ay purely business lang ang iyong ipa-file or yun lang ang iyong source of income. Pero pag mixed income earner ka na, yung 1701 na ang dapat mo pong gamitin. Okay, so let us continue. Ayan, so anyway, ano ba ang pinagkaiba nitong itemized and optional deduction? So, optional deduction or OSD or optional standard deduction po ang tawag dyan. Ang computation niyan ay hindi mo na pwedeng i-deduct dyan yung mga expenses mo or operating expenses. Kasi meron ka na automatic na 40% allowable deduction. Yung itemized deduction naman po, yan yung number one. Sorry, nauna kong discuss yung number two. Yung number one naman po, yung mga expenses na incurred mo sa operation ng iyong business ay pwede siyang i-deduct doon sa iyong gross receipt para mag-arrive ka doon sa taxable income mo. Okay? So, mas malaki expenses mo, mas malaki yung deduction, kaya mas liliit yung taxable amount, mas liliit yung tax mo. Kailan graduated yun? So, may table po yun, may bracket po yun. Makikita yung bracket na yan doon din sa Form 1701. Okay, so, anyway, reminder lang po na kapag pag nag-file ka ng quarterly income tax mo at nasimula mo siya as itemized deduction, all throughout the year, dapat itemized deduction yung ginamit mo. Hindi pwedeng yung first filing mo, ng inyong quarterly income tax ay itemized ka, then second quarter, biglang, oops, optional ako kasi konti lang yung expenses ko, ganon, ay hindi ko pwede yun. Kailangan consistent. Pag pinili mo itemized deduction ka. At pag pinili mo optional, optional deduction ka. Pero, yan po ay graduated, undergraduated tax rate. Pag 8% income tax rate ka, fix naman po yun. You can, hindi ka pwede ng itemized deduction or optional deduction, kundi automatic ka lang doon sa 8% income tax rate. Okay, so now, proceed na po tayo doon sa pag-fill out ng PR Form 1701. Okay? Since naka-install na itong offline EBR Form package nito sa aking computer, pupuntahan ko na agad yung icon niya na yung logo din ng BIR kung saan ko ito isinave. Okay, so mga first timer naman, hindi pa nakapag-download nito ay mag-download lang po kayo doon sa website na binigay ko kanina, or pwede naman po na sundan nyo na lang yung aking tutorial on how to download and install this offline EBIR form package. Okay, so ito na po, umpisa na natin na mag-try na po tayong mag-fill out ng Form 1701. So itong aking gagamitin na TIN is for a demonstration purposes lang. So dummy account po ito, hindi ko po ito sinasubmit online. Okay, so let us proceed po. First, kailangan mo i-input yung TIN
Yung first 9 numbers po, yan po yung iyong TIN. And then yung last 3 numbers, yan po yung branch code. So kung wala namang branch yung business mo or isa lang naman yung registration mo, naka-default po yan sa 3-0. Okay? So ayan. Since this is not my first time na gamitin tong offline EBR form, dahil meron na po ako dating na fill outan, so nandyan na po, naka-store na po itong details ng TIN na ito. Okay, so punta na lang po tayo dito sa pagpipilian ng form na ating gagawin. Okay, so ito pong drop down arrow na to, click nyo lang po yan and then piliin natin yung form na pipil outan natin, which is 1701. So baka malito kayo, tatlong 1701 ang nakikita natin dyan. Again, dito po tayo sa 1701 latest version 2018. Kasi ang ating ipa-file sa demonstration na to is an income taxpayer under the graduated income tax rate using itemized deduction. Kasi madali lang naman po yun sa OST. Kaya hindi ko na yun dito itatackle. Although na-mention ko naman. So dito lang po tayo sa graduated income tax rate. So i-click lang po natin yan. And then, fill up. Yan po. Then, click nyo lang po yung OK para mag-proceed na tayo. Minsan, medyo mabakal talaga itong system na ito. Pero, just wait lang at maglo-load din yan. So, ayan. Nag-load na po siya. Medyo natagal lang talaga. Minsan talaga, depende yan sa specs ng computer or device na ginagamit ninyo. Pero antayin nyo lang at naglo-load naman yan basta properly installed naman siya sa inyong device. Okay, so ito na po yung dito tayo mismo sa loob ng offline EBR form package. So ito yung pinili natin. So paano ba natin ito fill outan? So first, mag-start sa number 1. So part by part po yan. And by number po, ito number 1, lagay niyo yung month, of course at 12 kasi for the whole year yan. So yung ITR na yan, yung annual income tax return na yan is from January to December. Then ilagay niyo yung year 2022 kasi yun ang ipa-file natin ngayong year 2023. So number 2 is amended return, yes or no. Kung ito naman ay first time mong gawin, hindi ka naman nag-amend, so click mo lang yung no. And number 3, short period, yes or no. Usually po, no ito. Kasi ito namang income tax return na to ay buong taon. Unless na nag-operate ka lang ng isang buwan, dalawang buwan, or less. Ito namang pwede natawag na short period return. Okay, so parang hindi buong taon yung ipa-file mo. Okay. Okay, so proceed na tayo dito sa part 1 is background information of taxpayer. Inuwi bago ako mag-proceed dito ha. Reminder lang po, be careful sa year na ilalagay ninyo. Minsan kasi baka naka-default na yan sa 2023 or baka baguhin nyo yan, lagay nyo 2023 kasi makonfuse kayo. Ang ilagay nyo yung present year, hindi po. Kung ano po yung income tax return period na pina-file mo, which is last year, so dapat yan 2022. Pag nagkamali kayo ng year na ilalagay dyan, magiging open case yan sa BIR kasi incorrect return period. So pag ganun, may solution naman yun. Kailang matrabaho pa kasi kinakailangan mong pumunta sa BIR para ipa-correct yan sa error handler dahil magiging suspended return yan or hindi siya mapapasok sa tamang tax return period. Okay, so yun ay aking reminder, a very important reminder. So be careful sa mga fill out nyo dito. Okay, so proceed tayo. Part 1, background information of taxpayer or the filer. So yung number 4, naka-default na yan kasi naka-input na yan automatic. Number 5, itong number 6, ayan, pipili tayo dyan. Ano ka bang klaseng taxpayer type? Are you a sole proprietor, professional, state trust, sorry, and compensation earner? So, kapag nag-register ka lang halimbawa po as professional, ikaw isang individual na nagko-conduct ng iyong profession in a private manner,
So yan po yung pipilatuan mo. Ikaw po ay yan ba po may business single proprietor, okay? So isa-isa lang yung pagpilot na nakita niyo nag-error siya. Okay? So ayan po, single proprietor. Pero kapag ikaw ay may business at the same time ay employee, chichikan mo din po yan. Kaya nga itong form na to, itong 1701 na to is specifically for bukod sa may business or professional na taxpayer, pwede rin po ito sa mixed income earner, yung at the same time employee din. Okay? So, since ang ating for demonstration natin is yung professional muna. Okay? So, ito ang ating i-click. Ayan. And then, proceed to number 7. Alphanumeric tax code. So, kailangan mo rin fill out on to dahil hindi mag-go yung ating pag-fill out nito kapag may kulang na mandatory field. So, ano-ano ba dyan? Medyo napakaliit siya. Pero, ang pipiliin po natin itong II014. Yung income tax professional undergraduated income tax rate. Kasi yun yung ating napiling at demo. Dahil, yun po yung ating napiling tax rate. Yung from the very start, yan ang ginamit mo in graduated income tax rate. Hindi ka naman nakalagay sa CR mo na 8%. So, dyan po tayo. At hindi rin OSD. Okay, so check na yung number 7, 8, okay, 9, naka-default na. And then yung birthday. So ilagay nyo po yung birthday. Ito po yung format ninyo, yung mm/dd/yyy. Okay, so hindi nyo na-input yung slash, just input mo lang yung month. So alam ba, December 31, 2000. Oh, sorry. Yan. Halimbawa po yan ang birthday. Tapos yung email, naka-default na rin yan kasi given na yan dun sa unang pag-input ng taxpayers information details. Okay, zip code, given na rin yan. So, dito na tayo. Citizenship, okay, lagyan nyo po, Pilipino, okay? Na tayo Pilipino. Sorry, mali spelling. Ayan. And then, number 13, claiming foreign tax rate, no. Kapag hindi applicable sa inyo, lagyan nyo lang ng no. Okay, number 16, siya ba ay married, single, or separated, or widower? So, assuming po single, ayan, and then, hindi na po applicable yung number 17. Okay, hindi mo na kinakailangan fill out yan kasi single yung status mo. Exempt, number 19, income exempt from income tax, no? Kasi subject sa income tax yan. And number 20, are you subject to special preferential rate? No din po yan. Okay, so hindi ko matatakal for now kung ano yung mga special preferential rate na yan. But we will proceed na lang sa pag-fill out. Okay, and then dito lang tayo sa number 21, which is yung method of deduction. So, graduated income tax rate po tayo. Ito po naman pag 8%. And then, undergraduated tax rate, ano ka ba dito sa dalawa? Itemized or optional? Okay, so itemized po yung ating napili dahil yan din ating ginamit nung nag-file tayo ng quarterly. Kaya, fix tayo. Dapat consistent. Okay, so we're done with page 1. Proceed now to the next page. Click nyo lang po yung next. Ayan po. So, part 4, background information of spouse. So, that is not applicable dahil single yung status. Pero pag married ka, ilalagay mo po dyan. Pero kung yung asawa mo naman ay, what do you call this one? Wala naman talaga siyang source of income, pwede mo naman nang hindi ilagay dyan siya. Actually, itong part 4 na to, pinipilatan ito, mandatory kapag yung spouse mo ay may business din. Pero, whether separate or joint filing kayo. Pero I will not suggest na mag-joint filing kayo pagdating sa income tax return. Mas maganda individually. So, pwede mo naman ilagay dyan na meron siyang business. Pero not necessarily ipa-file mo siya as joint sa income mo. Okay, so proceed tayo sa part 5. This is the computation of tax.
Okay, so automatic ang kainaman ng ano na to is naka-program na. Siya na po yung magko-compute. So, compensation, wala po yan. Hindi applicable sa atin yung Schedule 1 na yan kasi wala naman po siyang, hindi naman po siya employed. Siya ay registered as professional. Okay, so dito tayo na mag-fill out sa Schedule 3. Taxable income if graduated rate. Okay, since graduated rate po tayo. Ayan. So, halimbawa po sa buong taon, as a professional, ay kumita po tayo ng 200,000. Ayan po, ilalagay natin yung 200,000. Okay, so may sales return allowances and discount ba? Pag professional naman, minsan naman, fixed talaga yung mga PF niya, halimbawa yung doctor. Okay, pero kung may discount sila, pwede nilang i-less dito yung discount, or yung iba naman kasi ito is discounted na, net na yan. So, okay lang naman po yun. Okay, so kasi whether dito mo, ilagay mo dito yung discount, tapos dito mo i-deduct, or automatic dito mo i-deduct, same amount pa rin mag-arrive dito sa net sales mo. Okay, so ito less cost of sales. So, halimbawa, yung professional fee mo, meron kang cost na na-incurred sa pag-service mo, render ng service mo, pwede mong isama as deduction dito. Pero kung wala naman, then leave it as zero na lang. And then, okay, itong mga to, hindi na po natin yung pwedeng fill outan kasi automatic, nag-auto-populate na yung amount dyan pag na-fill outan natin itong mga link na yan. Okay? So, proceed na tayo sa page 3 kasi wala na tayong dyan fill outan. So, sa page 3, dito naman po nilalagay yung ito. Ito pag 8% flat income tax rate ka, ito yung fill outan mo. Pero pag since graduated tayo, we will proceed with Schedule 4. Anong meron dito sa Schedule 4? Dito mo naman i-specify yung mga operating expenses mo since ikaw ay under ng itemized deduction. Okay, so lagay mo lahat ng mga expenses mo dyan. Ano ba yung expenses mo? Let's say for example, depreciation. Okay, interest. Halimbawa, nag-loan ka, nag-ginamit mo sa business mo. So may interest expense yun. Pwede mo isama dyan. Kaya ito rental, pag nagre-rent ka ng pwesto. Pag may employee ka naman or may pinapasweldo kahit hindi regular basis, dito po yun. Kasama din po yan yung allowance, food allowance siguro. And then ito po yung mga contribution. Contribution na hindi yung binayaran ng employee, kundi yung binayaran mo as an employer kung may employee ka man, or yung ikaw mismo, yung mismong contribution mo as a professional. Okay, and then we have also yung mga tax and licenses. Of course, meron yan. Yung mga transportation and travel expense. Tapos po, kapag may mga expenses ka na walang mga account dito, pwede mo na lang ilagay dito sa others. Cumulative na lang. And then, gumawa ka na lang ng separate sheet kung saan doon mo na lang naka-specify yan. So, ito po yung tinatawag na income statement. So, madali na naman pong gawin yon. Mayroon tayong mga tutorial niyan sa YouTube, or ako, maaaring gagawa din ako in the future ng a simpleng income statement para doon sa mga taxpayer na may guide sila kung paano maggawa noon. Okay? So, I think we're done with page 3, and then let us proceed now to the last page, which is ito naman na po yun. Okay? Yung page 4, ilalagay mo lang po dyan yung net income. Dito lang. Kung magkano yung net income mo. Kanina, hindi tayo nakapaglagay ng expenses. Kaya, zero yung expenses niya, no? So, ang gawin natin is maglagay na lang tayo kahit konti. Ito naman is for demonstration purposes lang. Let's say, for example po, may expenses tayo na lang dito sa dito na lang po sa transportation and travel, let's say 5,000, and then yung tax and licenses niya, let's say mga 15,000, and then yung other expenses incurred, pagbagay na lang po natin 8,000.
So we have a total expense of 28,000. Okay, so ano na pong mangyari? So yung 200,000 less yung 28,000, makikita mo sa page 2, balikan mo yan, ito po yung magiging net income mo, which is 172,000. Yan yung taxable net income mo. But since hindi siya umabot doon sa 250,000, so tax-free pa rin siya. Okay, so pero kailangan natin i-input yung amount na 172,000 dito sa page 4. Okay, dito sa number 1, part 9. Okay, 172,000. Ayan. So that's the last page, and I think that's the last entry na dapat natin i-entry, and then proceed now to validate. Ayan. So validation successful, sabi nung message. So that means na okay yung ating pag i-input, walang kulang. All you have to do is just double check kung tama na lang yung mga in-input nyo. Okay, so once na okay na, na-appropriate nyo, okay naman, okay nyo lang, and then don't forget to submit final. Okay, pero kapag hindi ka pa sure, punta ka, balik ka dito sa edit na mode para ma-edit mo yung mga dapat mong i-edit, and then pag na-edit mo na, validate again, and then pag okay na, you can now finally submit your form. Okay, so since hindi ko lang po ito sasubmit, dahil for demo lang, isave lang po natin. So okay. Okay, so we're done. So okay, this is all for now. Gagawin na lang ulit tayo ng another tutorial na relevant dito sa income tax return. Kung mayroon kayong mga request dyan, just comment down below and try natin na magawan ito at makahabol pa sana sa filing ng income tax return. So just a friendly reminder, don't forget to file your income tax return on or before the deadline, and as much as possible, agahan ninyo. Okay, thank you, and that's all for now. See you until next vlog. Bye.